Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mong ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, huwag kayong magkaroon ng sagutin kanino man, liban sa saguting tayo'y mag-ibigan. Sapagkat ang umiibig sa kapwa ay nakatutupad sa kautusan. Ang mga utos gaya ng huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-iimbot. At ang alinmang utos na tulad ng mga ito ay nabubuo sa ganitong pangungusap. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ang umiibig ay hindi gumagawa ng masama kanino man. Kaya't ang pag-ibig ang kabuuan ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mapalad ang tao na may takot sa Diyos. Siyang sumusunod ng buong alindog. Ang kanyang lipi magiging dakila, pati mga angkan ay pinagpapala. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Ang taong matuwid may bait at habag. Kahit sa madilim taglay ay liwanag. Ang mapagpautang nagiging mapalad. Kung sa hanap buhay, siya'y laging tapat. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Mabait na lubha lalo sa mahirap. Ang pagiging matuwid ay di nagwawakas. Buong karangalan siyang itataas. Ang taong tunay na matuwid ay mahabagit mabait. Magsitayo po ang lahat. Thank you.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay nang higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo'y nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat ng makakakita nito. Sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito, pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan? At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat ng kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Isang aral tungkol sa pagiging alagad ang itinuturo ni Jesus sa lahat ng mga sumasama sa Kanya. Ang dami kasing sumasama kay Jesus. Noong panahong iyon, ang dami ang sumasama. Libo-libo. Pero, hindi lang ito basta aral, kundi isang hamon. Isang hamon para sa mga sumasama kay Jesus. Dahil hindi lang basta kasama ang gusto ni Jesus, kundi mga alagad. Hindi lang basta sumasama, kundi mga sumusunod kay Jesus. Maganda, no? Pagkumparahin natin ang taong sumasama o ang taong sumusunod. Sumasama at sumusunod. Ang taong sumusunod, iniibig ang higit na kahit, iniibig ang kanyang sinusundan. Yung taong sumusunod, nakatingin sa kanyang sinusundan. Yung taong sumusunod, iniibig yung kanyang sinusundan higit sa lahat at higit sa kanyang sarili. Ang tanging mahalaga sa kanya ay yung sinusunod niya. Yun ang mahalaga sa kanya, yung kanyang sinusundan. Samantalang ang taong sumasama, sumasama lang, iniibig lang yung pupuntahan. Gusto lang makarating doon sa pupuntahan.
Magandang halimbawa nito para mas magkaroon tayo ng larawan, yung traslasyon. Nakasama na po ba kayo sa traslasyon? Nakita nyo na po ba yung piyesta ng Poong Jesus Nazareno? Di ba? Ang daming tao. Ilan kaya doon ang sumama lang? Pero ilan kaya doon ang sumusunod sa Poong Jesus Nazareno? Yung sumasama, pagkatapos ng piyesta, uwi na. Pero yung sumusunod, hindi natatapos sa piyesta ang pagsunod. Dahil kahit walang piyesta, bumabalik, nagsisimba, sinusunod ang Poong Jesus Nazareno. Di ba ang ganda? Kaya nga ang sabi ni Jesus, hindi pwedeng maging alagad ang sino mang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa, mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Hindi masamang ibigin ang mga pamilya, pero kung iibigin mo sila higit sa Diyos, hindi ka pwedeng maging alagad. Yung traslasyon, ilan kaya sa milyong-milyong taong iyon ang sumasama lang at ilan doon ang sumusunod? Pangalawa, ang taong sumasama, hindi nangangahulugang kayang magpasan ng krus. Sila yung mga taong gusto lang makita ang buhay ng sinasamahan. Kumpara sa isang taong sumusunod, sila yung nakikipamuhay at isinasabuhay kung ano ang nakikita sa sinusundan. Kaya ang sabi ni Jesus, ang sino mang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Ang mga alagad o ang mga sumusunod kay Jesus, papasanin ang kanilang krus. Yung mga sumasama, usyoso lang, di ba? Nakatingin lang, nakikisabay lang, pero hindi naman handang magpasan ng krus. O balik tayo doon sa traslasyon, no? Ilan pa rin talaga doon ang sumama lang, nakiusyoso lang, o ilan doon yung kahit tapos na ang piyesta, kahit tapos na ang traslasyon, pinapasan pa rin ang krus ng kanilang buhay. Marami, no? Magaling lang pumasan pag piyesta, pero pag ordinaryong araw, ayaw nang pasanin yung mga hirap ng buhay. Eh, hindi yun ang pagiging alagad. Hindi yun ang pagsunod kay Jesus. Pagsama lang yun kay Jesus. Malinaw, ang pagiging alagad ay may pagsunod at pagpasan ng krus. Pangatlo, ang taong sumusunod kayang talikdan o iwan ang lahat sa kanyang buhay, alang-alang sa kanyang sinusundan. Kumbaga, wala nang balikan. Tuloy-tuloy na ito. May pag-iwan sa mga pinahahalagahan sa buhay. Pero ang isang taong sumasama, babalik pa rin sa nakagis ng buhay. Pansamantala lang na mawawala, pero babalik pa din. O di ba ganito sa traslasyon? Pag piyesta, namamanata. Pag piyesta, nagtatapak. Pero pagtapos ng piyesta, babalik pa rin sa dating buhay. Babalik pa rin sa dating gawi. Ang tunay na alagad, wala nang balikan. Tuloy-tuloy nasusundan ang kanyang tinitignan. Mga kapatid, ito po ang ibig sabihin ng pagiging alagad ni Jesus. Isang taong hindi lang sumasama, kundi sumusunod kay Jesus.
magandang makita sa ating mga sarili kung alin tayo sa dalawa. Tayo ba yung sumasama o tayo yung sumusunod? Dahil ang sumasama ay mga taong kasama lang pansamantala, pero ang mga sumusunod ay mga taong may pagsunod habang panahon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, lumapit tayo sa Diyos Ama upang makasunod tayo kay Kristo ng hindi pabago-bago at makatugon sa mga hamon ng pagiging alagad. Ating sambitin sa bawat panalangin sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patuloy na magpakita ng tunay na pagiging alagad, manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Atinawang iwaksi ang pananalig sa mga material na kayamanan at matagpuan ang tunay na katatagan sa Diyos. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Tayo naway hindi tumalikod sa mga pagsubok at sa halip harapin natin ang mga krus na dumarating sa ating buhay. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang mga may pinapasang krus sa katawan, isip o sa espiritual na paghihirap, naway matutong lumakad sa mga yapak ni Jesus. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kapatid na nagpasa ng krus ni Kristo sa mundong ito, naway maging maligaya na sa walang hanggang kasiyahan sa langit. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Sa ngalan ni Jesus, pakinggan mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, alam mo ang marami at iba't ibang pangangailangan namin sa buhay na ito. Bigyan mo kami ng tapang upang pasanin ang aming krus at sumunod sa mga yapak ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain naming ito ay maging dalisay nawa at maging banal na pakikinabang namin sa iyong awang dakila sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo.
mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Servant and you.
Pagsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tinamang ipagdadasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Hesus Nazareno. Mahal na Poong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat ng may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na.